bayan mo, viva po Jesús Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Pagsamo ng bayan mo, viva po Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipo na naman tayo ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagsama na naman tayo ng Diyos upang tayo'y dumulog sa Kanya habang tayo'y sumusunod sa Kanya at pinapasan natin ang ating krus. Hilingin natin sa Panginoon na tayo'y mapuspos ng Kanyang pag-ibig, pag-asa at kapayapaan. Upang tayo'y maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tuwing Biyernes ay ginaganap din natin ng misa sa karangalan ng banal na krus ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sa simula'y iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan sa isang kapatagan ng Sinan. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayoy magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit
upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti, puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan. At ipinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat do'y ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot winawalang bisa, ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang binukod ng bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao
makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay, ano ang mababayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng laing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikaihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo ito, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang nag-ahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng Poong Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat ay naririto ngayon sapagkat tayo'y inaanyayahan ni Jesus Nazareno na sumunod sa Kanya. Tayong lahat ay naririto sapagkat naniniwala tayo tanging si Jesus ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan at kaligtasan. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Angkop na angkop ang Ebanghelyo ngayon tuwing nakikita natin si Jesus Nazareno sa altar. Sapagkat sinasabi sa atin ni Jesus Nazareno, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Limutin, pasanin at sumunod. Tatlong bagay na hinihiling ni Jesus Nazareno. Limutin, pasanin, at sumunod. At dito makikita natin, mismong si Jesus Nazareno, isinabuhay niya ang hinahabilin niya sa atin. Tuwing nakikita natin ang imahe ni Pong Jesus Nazareno sa altar, tandaan natin, siya mismo ginawa niya yung tatlong bagay na iyon. Nilimot niya. Nilimot niya ang kanyang pagka-Diyos. Naalala niyo nung Pasko, ipinagdiwang natin ang Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, naging taong mahina para sa ating lahat. Nilimot niya. Walang tunay na deboto, walang tunay na Kristiyano ang hindi marunong lumimot sa kanyang sarili. Hindi natin mapagsasama ang debosyon sa Poong Nazareno at ang laging unahin ang sarili. Sapagkat ang buhay ni Jesus Nazareno, paglimot sa sarili. Kaya nga, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kinalimutan niya ang kasaganahan ng langit para lang sa atin. Kaya mga kapatid, opo, araw ng Quiapo ngayon, narito tayo, may hinihiling tayo sa Kanya.
May ipinagpapasalamat tayo sa Kanya. Ngunit tandaan natin, ang daan ng Nazareno ay pagkalimot sa sarili. Pag ang buhay na natin, inuuna ang sarili. Laging sarili ang iniisip. Mag-ingat po tayo. Malayo po yan sa daan ng Nazareno. Kapag ang lagi mong isinasaalang-alang, yung damdamin ko, yung gusto ko, yung nais ko, yung dapat sa akin, hindi po yan ang daan ng Nazareno. Dahil ang unang habili ni Jesus, limutin. Kaya nga sa unang pagbasa nakita natin, ang ganda na ng buhay ng tao. Nagkakaisa na, umuunlad na. Pero anong ginawa nila? Nais nilang tularan at abutin ng Diyos. Hanggang sa dumating ang puntong gusto nilang palitan ng Diyos. Kaya nga nila tinayo yung tore ng Babel. Gusto nilang magpakataas-taas. Pero hindi yun ang daan ng Nazareno. Hindi pataasan. Hindi unahan. Anong sabi ni Jesus? Limutin. Limutin ang sarili. Huwag ko kayong matakot, limutin ang sarili. Dahil pag kinakalimutan natin ang ating sarili, doon nangunguna ang Diyos sa atin. Kahapon nga sabi ko, kung gusto niyong makilala ang sarili mo, kilalanin mo ang Diyos. Sapagkat pag mas lalo mong nakikilala ang Diyos, mas lalo mong nakikilala ang sarili mo. Gayun din naman, pag mas lalo mong kinakalimutan ng sarili mo at inuuna mo ang Diyos, mas lalo mong natatandaan ang sarili mong kaligtasan. Mahirap po. Mahirap kalimutan ng sarili. Kasi paglabas na paglabas sa dyan, ang maririnig natin sa mundo, unahin mo ang sarili mo. Isaalang-alang mo lagi ang sarili mo. Kaya nga tayo pumapasok sa simbahan. Kaya nga tayo lumalapit kay Nazareno para maalala natin ang tunay na landas. Pero mahirap. Kaya nga ang ikalawang sinabi ni Jesus sa Nazareno, pasanin mo ang krus. Dahil pag nililimot natin ang ating sarili, hindi pwedeng hindi natin pasanin ang ating krus. Ano nga ba ang krus? Minsan nakala natin ang krus, basta pasakit. Problema. Hindi ho lahat ng problema ay krus. Hindi lahat ng nagbibigay pasakit ay krus. Minsan pag nakikita natin ang Poong Nazareno, pasan-pasan yung krus, napapaiyak nga tayo kasi naalala natin ang mga krus ng buhay natin. Pero ang tunay daw na krus ay yung nagbibigay buhay. Ang tunay na krus, bunga ng pagmamahal. Pag yung paghihirap mo, hindi naman nagbibigay buhay, hindi ang krus. Pag yung pahirap mo, dahil din naman sa kagagawan mo, bakit ka naghihirap ngayon? Kasi marami kang niloko. Ngayon, hinahanap ka na. Ngayon, inuusig ka. Bakit ka naghihirap ngayon? Kasi ang dami mong bisyo. Kaya ngayon, nagkakasakit ka. Kaya ngayon, nalulubog ka sa utang. Hindi yan krus. Kagagawan mo yan. Sapagkat ang tunay na krus, hindi mo kagagawan. Tingnan niyo po yung krus ni Jesus sa Nazareno. Kagagawan ba niya yan? Hindi. Kagagawan natin yun. Pero ano ang pinapasan niya? Pinapasan niya para magbigay buhay sa atin. Para maligtas tayo. Pinapasan niya dahil mahal niya tayo.
Kapag yung krus mong tinuturing ngayon sa buhay, hindi nagbibigay buhay sa iyo, hindi naglalapit sa iyo sa kaligtasan, hindi ka lalong pinagmamahal, hindi ang krus. Akala mo lang krus yan. Pasakit nga yan. Pero hindi lahat ng pasakit ay krus. Sapagkat ang tunay na krus, bunga ito ng paglimot sa sarili. Kung halimbawa, gumagawa ka ng mabuti, dahil doon, nahihirapan ka, yan ang krus. Hindi dahil nahihirapan ka, kundi dahil gumagawa ka ng mabuti. Kung sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, hindi ikaw ang agad-agad umaasenso, ang umaasenso minsan yung mga nandadaya, yung mga nangiisa sa iba, ikaw dahil tapat ka, mayang konti lang tuloy ang kita mo, hindi ka tuloy ikaw lagi ang pinapaboran, kaya nahihirapan ka, yan ang krus. Sapagkat kaya mo nararanasan yan dahil sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, dahil sinisikap mong matanggap ang kaligtasan ng Diyos. Mga kapatid, limutin, pasanin. Ialay natin ngayon kay Jesus sa Sareno ang mga krus sa buhay natin. Yung krus na pinapasan mo dahil nagsusumikap kang maging mabuting asawa, mabuting magulang, tapat na negosyante. Yung krus na dinaranas mo ngayon dahil nagsusumikap kang magsabi ng totoo, dahil doon inuusig ka ng mundo, pinagkakaisaan ka ng mga masasamang loob. Yung krus na pinapasan mo ngayon dahil nagsasakripisyo ka para sa ikabubuti ng pamilya mo. Ang tunay na krus, may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na krus, puspos ng pagmamahal at pagtalima sa Diyos. Limutin, pasanin, at sumunod. Sumunod kay Jesus Nazareno. Ito ay pagbibigay puwang sa Kanya sa ating buhay. Ang tunay na deboto, sumusunod kay Jesus Nazareno. Ang tunay na deboto, ang nagahari sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, yung pinapahalagahan ni Jesus Nazareno. Hindi paglabas ng simbahang ito, ang masusunod pa rin yung gusto ko. Ang tatahakin ko at pipiliin ko yung nais ko. Ang tunay na deboto, ang lagi niyang dasal, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sundin ang loob mo. Mga kapatid, huwag kayong uuwi ngayong araw na ito nang hindi niyo masasambit kay Jesus Nazareno ang dasal na yan. Sundin ang loob mo. Matapos nating sabihin lahat ng gusto natin, matapos natin ialay lahat ng mga krus natin sa buhay, lalo na yung krus na bigat tayo, ang huli nating sabihin bago tayo lumabas sa simbahang ito, sundin ang loob mo. Wago kayong matakot na ang manaig yung kalooban ng Diyos. Sapagkat walang niloob ang Diyos na hindi makabubuti sa atin. Walang niloob ang Diyos na hindi makatutulong sa ating kaligtasan. Walang niloob ng Diyos na hindi maghahatid sa atin
kasama si Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kaming lahat. Biyernes na naman. Narito po kami mula sa iba't ibang lugar sapagkat naniniwala kami, ikaw lamang ang kasagutan sa lahat ng aming mga hinaing at dasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaanyayahan niyo kaming lumimot, magpasan, at sumunod sa iyo. Narito po kami. Nililimot namin ang aming sarili sapagkat ikaw ang gusto naming tandaan. Narito po kami sapagkat hindi namin kayang pasanin ang aming mga krus sa ganang amin lamang. Narito po kami handang sumunod sa iyo sapagkat alam namin ikaw lamang ang aming pag-asa at lakas. Kapag kami napapagod, kapag gusto na naming sumuko, kapag kami nanghihinawa sa buhay, tawagin mo kaming tuwi na, mahal na pong Jesus Nazareno, sapagkat ikaw ang kasagutan ng lahat sa aming buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, pagpalain niyo po kami. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit upang masundan natin si Jesus ang kanyang anak at matularan siya ng lubos. Ang ating tugon, Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang bayan ng Diyos, naway yakapin ang krus ni Kristo at maging mga buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwalang mapasa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway marinig nila ang mga daing ng ating mga kababayan, lalo na yaong mga nagdurusa dahil sa kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Tayo naway maging mga karapat-dapat na katuwang ng mga taong nabibigatan sa kanilang dinadalang krus sa buhay. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kalakasang espiritual sa pamamagitan ng ating pagkalinga at pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Tahimik nating idulog, gayo pa nating kahilingan. Makapangyarihang Ama, naway mabanaagan sa aming buhay at sa aming pagkalinga sa pangangailangan ng iba ang lahat ng aming pagsisikap na sumunod kay Jesus. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Biyayang kalomo
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy ng krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nanaig ng masunurin mong anak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal natin na makalimutan natin ang ating sarili upang matandaan ng Diyos. Napasanin natin ang krus ng may pag-asa at pagmamahal. Nasundin natin si Jesus ng may katapatan ng loob. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kung lagi naming inuuna ang aming sarili at kinakalimutan namin ikaw at ang aming kapwa. Patawad po, Panginoon, kung hindi po namin sinusunod ang iyong kalooban at iginigiit namin lagi ang aming kagustuhan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement, kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas ng mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos na ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa February 22. Maraming salamat po. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor na Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan na inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panlaba at panligo at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag ng proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat na nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ng grupo ng iyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong paglahok sa misa. Marami rin pong salamat sa inyong tulong sa ating simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito ng pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan, maraming salamat po. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay naghahatid sa atin sa misyon, sa pagmamalasakit at pagtulong sa ating kapwa. Habilin ni Jesus Nazareno, limutin, pasanin, sumunod. Huwag po tayo matakot mabawasan ang ating sarili upang madagdagan ang Diyos sa ating buhay. Sapagkat kapag tayo'y puno ng Diyos, tayo'y nasa kalooban ng Diyos, tayo rin ay magiging handa sa tunay na pagpapala ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kana nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.